Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the name of Jesus today. Hallelujah. We praise your holy name, oh God. Hallelujah. 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 We acknowledge your presence today. Coming on. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. Abba Father. Lord, before ka namin kantahan ng papuri at pagsamba, Panginoon, Lord, we offer our lives to you, Panginoon. Thank you for this morning, Lord God, na pinagkaloob niyo po sa bawat isa, Lord God. Another morning, Panginoon, wherein may experience na naman po namin yung inyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, all of this is because of you, Panginoon. Lahat ng ginagawa namin ay para lamang po sa inyong kapurihan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, ihanda niyo po yung puso ng bawat isa, Panginoon, for us to freely worship you, Lord, in spirit and in truth. Kahit nasan man dako kami ng mundo, Lord God, kahit nasan kanya-kanya man po kami mga bahay, Panginoon, we know, Lord, that you are an omnipresent God, O Lord God, and you are in our midst, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Hallelujah. Lord, thank you so much for your word. You said in your word, Panginoon, noong pinalaya ka ng anak, tunay ngang ikay malaya. Amen. Amen. All of us are free to worship and praise our living God. So today, we will praise and worship wholeheartedly with our whole heart. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name. Come on. Let's praise and worship our living God.
Hallelujah. Holy is your name. Holy is your name. Hallelujah. Lord, we love to worship. We love to praise your holy name. We love to be in your presence, O God. Lord, this morning, Panginoon, I pray, Lord, that your presence will fall in each and every one of us, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, manifest in our lives right now. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, today, we utter our praises. We surrender our lives to you, O God. Wala po kami ibang ititira sa aming sarili, Panginoon. Lahat po itataas po namin sa inyo, Panginoon. Empty us right now and fill us with your presence. Fill us with your anointing. Fill us with your wisdom. Fill us with your grace. Fill us with your love. Hallelujah. I love to worship you, my God. To worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love's unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. Holy Spirit, come in power, change my heart.
Hallelujah. Hallelujah. Lord, we praise your holy name. We acknowledge your presence today, O Lord God. Lord, we would like to thank you, Panginoon, sa buhay ninyo, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Maraming salamat po sa kaligtasan, Panginoon, na libre niyo pong binigay sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong presensya, Panginoon. Salamat po sa inyong paggabay. Salamat po sa inyong kadakilaan sa aming mga buhay, Lord God. Lord, this morning, Panginoon, we acknowledge that we are all sinners, Lord God. Isa lamang po kami mga maruming basahan sa inyong harapan, Panginoon. Pero nagpapasalamat po kami sa inyong banal na paglinis, Lord God, upang maging karapat dapat po kami sa mata ng aming Ama. Maraming maraming salamat po. Abba Father, Lord, we praise your name today, O Lord God. And I pray, Lord, that you will cover Reverend Bobby Dakel, Panginoon, sa bawat salitang kanyang sasambitin at sasabihin, O Lord God, is maging pagpapala sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Use Life Harvest Restoration Church for your glory, Panginoon, and for the furtherance of your ministry and of your kingdom, O Lord God. Thank you so much for using each and every one of us, O Lord God. And I pray, Lord God, sa bawat taong naikinig ngayong umagang ito, Panginoon, sila po'y mapupuspos ng inyong banal na presensya at ng inyong banal na salita, Lord God. Maraming maraming salamat po, Panginoon. I lift this prayer and seal this prayer with your most precious blood, Jesus. In Jesus' name I pray, with the fellowship of the Holy Spirit. Amen. Again, sa ating lahat, palakpakan po natin ang Panginoon sa oras ito. Ayan, lahat ng pumapalakpak, pagpapalain ng Diyos. Ayan, may gagawin ng Diyos sa buhay mo ngayon. Kaya pumalakpakan ng malakas para sa Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon natin buhay, ang Panginoon natin provider, ang Panginoon natin na may lalang ng lahat, ang Panginoon natin na nagbigay ng buhay sa atin. No? So I claim na sa umagang ito, marami pong pagpapala na naman ng Panginoon sa atin. It's another week, another time to bless His name, to glorify His name, and to magnify His name, okay? So today, before we start again, gagawin po natin yung ating Holy Communion. And I invite everyone to please close your eyes. And as we do this, I hope na meron na kayo ready na mga juice dyan at piece of bread para po sa ating communion. Amen? Sige po, let's start this. Father in heaven, muli po Panginoon. We want to thank you for your presence this morning. We want to thank you that once more, you gave us the chance to worship you, to bless your name, and to lift up your name, Father, in the midst of this service. Panginoon, again and again, we want to thank you for what you have done, that you sent your Son, Jesus Christ, for us, to redeem us, to cleanse us, all unrighteousness, Panginoon. In exchange of our unrighteousness and all our sins, Panginoong Jesus, mas pinili mong mamatay sa cross, mapako sa cross, na kayo nagpapako kesa kami ang mapako, Panginoon. At lahat ng inyong pangako, Panginoon, is patuloy namin pangahawakan dahil po sa inyong sakripisyo na ginawa for all of us. God the Father, thank you for your unconditional love. And Lord Jesus, sa bawat hagupit at bawat dugo na lumabas sa inyong katawan na ibinuhis nyo sa cross ng Kalbaryo, sa umagang ito, lahat po kami na nandito sa center,
Lahat po kami na doon ng live streaming na to, Lord God. Sama-sama ka namin gugunitain, Panginoon. Aalalahanin ang lahat ng hirap na yung dinanas, Panginoon. And Lord, we want to thank you that through this communion, Panginoon, not only as an individual, but as a church, we remember what you have done. We remember you, Lord God. At salamat po, Panginoon, na sa oras ito, hingi kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan. Whatever iniquities that we have in our hearts, minsan pa, Panginoon, right now at this very moment, hihingi po kami ng kapatawaran. Kayo po mabigyan ng papuri sa buhay namin in everything na aming ginagawa, Panginoon, habang kami nabubuhay, Lord God. Maraming salamat po sa umagang ito at sa kapatawaran ng lahat ng aming kasalanan, Panginoon. For I receive from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Everybody please take the bread now. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." You can take the cup now. Minsan pa, Panginoon, salamat, Lord, sa oras na ito. Salamat, Lord, sa inyong pagmamahal. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan. Panginoon Jesus, thank you so much once more na binayaran niyo, Panginoon, ang lahat ng aming kasalanan. And we can declare the word that we are saved because of what you have done and not because of us. Thank you, Holy Spirit, for leading us, for convicting us in this life. And as we entrust to you the remaining of this service, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat na sa katagumpayan because of your word na muli aming pag-uusapan at aming pag-aaralan. Thank you po so much, Lord. In Jesus' name I pray, and everyone will say, Amen! Wow! Salamat po, Panginoon! Praise God! Okay, so alam ko lahat po tayo is ready na makinig na salita ng Diyos, again and again. Para po sa aming mga first-timers, sa mga new viewers, we expect na lahat po kayo may Bible sa inyong kamay right now. Kasi po, again and again, this is very important, ito pong Bible declaration na meron tayo. Kasi po, ito po ay something na ginagawa natin kasi po dito tayo na bago sa salita ng Diyos. And if you remember, the Word of God says, from the beginning is the Word, and the Word is with God, and the Word itself is God. So, kailangan pong i-declare natin to every week. No po? Sige po, itaas po natin ang ating mga Bible. I hope na meron kang isang hawak dyan right now. Itaas po natin sa air at tayo po sabay-sabay na mag-declare. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught the Word of God. This morning, I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I am excited because I'm about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seed of the Word of God. And I will never be the same, never be the same again. After I watch this live streaming, I pray in Jesus' name. And everyone will say, Amen, Amen and Amen. Ayan, sige nga po, isang masigabong palakpakan po para sa ating Panginoon. Huwag po tayo magsasawang palakpakan ng Panginoon sa buhay natin dahil po, without Him, alam natin lahat that we cannot do anything. Amen? So, good morning again to everyone. LRC Abu Dhabi, LRC Dubai, LRC Alain, LRC Pilipinas, ayan, oh, LRC Davao at Tacoron, and soon, we will claim it, yung LRC Southern California. Amen. Yan po kina Pastor Iris at kay Sister Lovely. Ayan! Amen! So, good morning sa ating lahat. Good day sa ating lahat. Sa lahat ng mga listeners natin. Diyan po sa Pilipinas, by the way, good afternoon po. At sa US,
Siguro ngayon, good afternoon din or good evening po. Wherever you are watching right now, again and again, kami po is so much thankful because of your support and your effort to watch this live streaming every week po na meron tayong ganitong gawain, no? So salamat po sa inyo lahat. And then again, I would like to request each and every one of you, please, please comment wherever you are watching right now. Put the place where you are sitting right now and watching right now, because by putting your comment, we are extending the word of God na po sa buong area kung nasaan ka. Na po, we're spreading the word of God. And if you are a new viewers right now, please subscribe and click na po yung notification bell for you to be informed automatically the next time na meron po kami live streaming. Okay? So maraming salamat po sa mga nagko-comment. I pray na ang Panginoon pagpalain lahat ang mga nagko-comment right now at inilalagay kung saan sila nanonood. Ayan, okay. So maraming salamat po. We love you all. And kami po naniniwala na ang Panginoon po is may magandang message na naman ngayon. And I believe and I hope na lahat po tayo mabibless muli sa umagang ito. Okay? So today we will talk about the second part, of course, of our Living Through Crisis. Na po, ito na po yung part 2. Nako, sasabihin ko po sa inyo, no? Tutukan niyo po itong mensaheng ito dahil ito po yung napakagandang mensahe na naman muli na lahat matututo tayo. Na po? So, as I mentioned sa ating part 1 last week, we are 7 months now in pandemic crisis. Na po? Ito pong virus na to. And like what I mentioned, we are having 3 stages during this crisis. Na po, yung pong mga believers si Christ, tayo po, we must be growing, we must be in growing stage na. Dapat po, wala na po tayo doon sa tinatawag nating fear stage at saka learning stage. Na po, dapat tayong lahat nandito na sa tinatawag na growing stage. At ako po, fully aware na marami sa atin na apektuhan talaga ng virus na ito. At marami po sa ating nanonood right now, probably has lost a lot. Na po, you have lost your job, your work, therefore you have lost your salary, you have lost your business, na po, iba sa inyo, you have lost your clients, even your expectations na marami sa atin, wala rin, tama? And doon sa mababaw na mga kapatiran natin, no? Even yung simpleng bakasyon lang natin yearly, na wala at na-miss mo sa taong ito, tama? Dahil po sa crisis, no? But I want you to all understand, po, lahat po tayo, na ang binibigay ko sa inyo ngayon is a prophetic word. I would like to give you a prophetic word. Kasi po, because I believe in this time of season, na po, and season, a prophet should arise, na po. A prophetic word should be heard by many people right now. Why? Bakit po sa tingin nyo? Because everyone needs hope. We need hope in this time and in this season. I believe after this message, mga anak, God is to bring something into your life. He's going to recover everything that this crisis has been taken in your life. At kung ikaw nanonood ngayon, kung nandyan ka man, saan mang parte ng mundo, no? Merong pagpapala ang Diyos na ibibigay sa'yo after today. So I want you to shout or to comment a big amen right now. Nasaan ka man? Sige po, sabay-sabay tayo, sabihin natin, amen! Wow, no? Lahat ng mga sinabi ko right now, sa'yo yun. Kaya kailangan mag-comment ka, sabihin mo, amen! Or kung nasaan ka man right now, sumigaw ka na isang malakas na amen. Dito sa center, I would like to hear your big amen. Come on, everybody! Amen! Naniniwala kasi ako na talaga may gagawin. Ano po? Sa buhay natin. Ito po, makinig po kayo. Kahit napakaganda po itong message ito, no? Kasi po, after today, after this message, God is going to recover things that you have been lost during this crisis in your life. So the reason why we do have this series is because God's job is to recover. Everybody say, recover. Recover. Ang hina naman, para naman, sige po, lahat po tayo sabihin natin, recover. Recover. One more time, recover. Recover. And listen to this. God's job is to recover, but your job is to pursue and overtake. Ayan. Tandaan niyo po yung mga salita sinasabi ko sa inyo, ha? God's job is to recover, but you and me, our job is to pursue and to overtake.
Tandaan niyo po yung words na yan. Mamaya, maririnig niyo kung bakit ko sinasabi yan. So, ulitin ko po ulit, isa pa, para po hindi natin makalimutan. It is God's job to recover lahat ng nawala sa'yo during this pandemic crisis. Lahat, i-recover ni Lord. But your job and my job is to pursue and overtake. Okay? So remember those words, okay? So, sabihin po natin lahat, pati yung mga nanonood dyan. Sige nga, ulitin nga natin. Sabihin nga natin, pursue. Pursue! Ang hina naman, para namang inaantok yung mga tao sa center. Sige po, sabay-sabay tayo. Sabihin natin, pursue. Pursue! Yan, yeah, lakasap pa natin, pursue. Pursue! Overtake. Overtake! 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 Recover all! Recover all! Isa pa! Recover all! Recover all! Wow, ayan, buhay na sila, no? Kasi nagkakapi lahat, eh, no? Mag-umage, no? Amen? God! So, there is a big question, okay? There is a big question that the Lord has gave me habang ginagawa ko itong message ito. Alin nyo kung yung question? Ito po, tingnan nyo mabuti. Ano yung question na sinabi ni Lord? Ito, basahin po natin. Ang sabi po dito, what if your attitude and response to this crisis will determine the standard of the Lord about the things He will recover for you and all the blessings He will give you in the future? Nako, patay tayo dyan. Ayan. Paano nga ba kung itong pandemic na to, no po, simula po noong March, 7 months na tayo, ano kaya kung ito yung testing ground ni Lord sa'yo at sa akin para ibalik niya lahat, i-recover niya lahat yung mga nawala sa'yo during this crisis at para pagpalain ka pa niya sa future? Yan po yung ibig sabihin. Okay? Paano ito yung testing ground ni Lord, no? Ito yung testing time ni Lord. So ano yung naging attitude mo during this crisis? Ano yung mga responses mo during this crisis? In other words, what is your standard during this crisis? Tama? Paano nga ba, no? Kung itong nangyayaring to is testing lang sa'yo at sa akin. So how will you assess yourself? Tama? Meron pong standard ng Panginoon. Lagi yung tatandaan. So everybody say, standard. Standard! Isa pa, standard. Standard! Kung nasaan ka man, last thing, standard. Standard! Tandaan nyo ha, God is a God of order. Okay? And He has standard that you and me must follow. Amen? Natatandaan nyo po, mga sinasabi ko, may standard po ang Panginoon. And we will talk about this today because if you are reading the Bible, kung nagbabasa ka talaga, you will see that David has a standard in all his responses to the Lord. Ano ibig sabihin nun? Meaning, every time he will respond to God, it is always depend on the standard of God every time na magre-respond siya. Tama? And because of that standard, God is responding to him. Da? Because meron siyang standard every time na sasagot siya sa Panginoon. Ang Panginoon, sinasagot lahat ang mga prayer niya. At ang example niyan, yung every time there is a plague, kung matatandaan ninyo, every time there is a crisis or a disaster na nangyayari noon, the standard response of David is, he is praying and making an altar to the Lord. Naalala niyo? Yung mga nakaraang preaching ko, every time na meron siyang kasalanan, every time na meron mga crisis na dumadating sa kanya, anong ginagawa niya? He is praying first and making an altar to the Lord. That is the standard. Yun po yung standard na sinasabi ko. That's why God is answering him. And listen to me, kapag nakagawa siya ng kasalanan, he pray from the heart. Hindi biruan. Talagang merong pagsisisi na totoo. He repent with sincerity. And he always come back to God. Okay? Tandaan nyo, every time na nakakaramdam siya ng under distress, alam nyo po, yung discouraged, every time na under prostration si David, every time na nade-depress siya, ang standard niya is kinakausap niya ang sarili niya. Ulitin ko ulit, every time na nade-depress siya, ang una niyang ginagawa, nade-discourage siya, kinakausap niya ang sarili niya.
I want you to hear what I'm trying to say. Kasi po, as we go along, makikita mo yung importance sa mga sinasabi ko right now for you to recover back sa mga bagay na nawala sa'yo, okay? So, you will see in the book of Psalms, palagi niyang sinasabi, no? Tandaan niyo ba yun? Yung, bless the Lord, O my soul. Tama? Yung sinasabi niya, and all that's in within me. At sabi niya pa, bless His holy name. May kanta pa nga yun, tama? And that is the standard that God has placed in His heart. Sa puso ni David, kaya ang Diyos sumasagot sa kanya. Now, my question to you right now as a church leader. Remember our goal. Our goal is for every believer to be a leader of leader. Tama? So, kahit na simpleng attendee ka lang, kahit na ikaw bago pa lang, kahit na ikaw is matagal na at ikaw isang cell leader na lalo na, during this pandemic season, nagsimula to nung March, 7 months na tayo ngayon, this is my question. How you are leading yourself through this crisis? Sa Tagalog, paano mo pinangungunahan ang sarili mo during this crisis? Second question, do you have the standard? Tama? Like David. Are you still in the first stage, as I said earlier? O naandoon ka na sa tinatawag na growing stage during the time? Ano po sa mga panahon na ito? Are you still active in serving the Lord? Are you still active? O nawala ka na? Are you still reading your Bible, by the way? O naandyan ka pa? O nagdi-devotion ka ba? O hindi na? Tama? Now, are you giving still your tithes to the Lord? Yan yung mga tanong kung gusto makita. Kasi ang sinasabi rito ni Lord, paano nga kung itong testing na to, simula noong March, is testing sa'yo at sa akin kung naandyan ka pa. Kung yung standard na ginagawa mo noon para sa kanya, naandyan pa rin. Tama? Yan ang gusto kong tingnan mo ngayon. How you will lead yourself during this crisis? Kasi po, marami talaga nawala. And I hope, hindi ka magaya sa kanila. Tama po ba? Marami pong nawala, no? So, ang tanong ko ulit, are you still attending your cell group? Tama? Kung cell group leader ka, are you still doing the best for your cell group? Tama po ba? Kung regular attendee ka, do you have a cell group? Tama po? Or totally nawala ka na? Ang masakit kung nagwala ka pa. Yun ang masakit. Tama po ba? So right now, tingnan natin, ano na ba yung improvement mo? O, meron bang encouragement o meron discouragement? So, my final question is how you are leading your cell group during this season? Nami-meet po ba rin ba sila weekly? Are your cell growing? Are your cell multiplying? Amen? May kausap pa ba ako rito? So, magmula na nagka-pandemic, if you will assess yourself, how you are leading others and yourself during this crisis? How you are responding to God's calling and purpose sa buhay mo? Or what kind of attitude you have during this crisis? Amen? Again, tandaan niyo po, your attitude and response to God during this pandemic season will determine kung paano kanya pagpapalain, how he will recover what you have been lost during this crisis. Amen. And how he will bless you in the future. Amen? Amen? Are you with me? Nakikita niyo po ba? Ang ganda, di ba? Ang title natin, tatandaan niyo ha, Leading Through Crisis. Tama? Ito na po yung second part. Now, pero kung nag-backslide ka na, yes, at nawala ka na during this crisis, kung nawala ka sa gawain ng Panginoon, even kung naging lukewarm Christian ka, bumaba yung level ng pagsisilbi mo sa Panginoon. No? Eto, makinig kayo, I have a bad news to you. Itanong nyo kung ano yun. Ano yung bad news kaya, no? Okay? Not all, tandaan nyo, not all can be recovered by God for you. Alam nyo pong bakit? Yun lang still nagpo-pursue, yun lang still nag-o-overtake, okay? Yun lang still nagre-respond properly to God at hindi nawawala at nagpapatuloy pa rin. These are the people that is entitled para ma-recover ni Lord ang lahat ng nawala sa'yo. After this crisis. Amen? Kanina po, nag-meeting kami with Almaria Management, no? Kasama yung mga pastor doon. Actually, no, ko lang nakita yung mga pastor sa Almaraya, no? Mga dalawa lang po kilala ko ron, yung iba hindi ko nakilala. Okay? And they're all asking the Almaraya Management kung pwede na ba silang bumalik. So, nung bumaba na yung Almaraya Management, kami na ng mga pastor, nagkaroon ng question and answer.
At sabihin ko po sa inyo, ako lang nagsasalita sa kayong senior pastor ng Victory. Kami dalawa lang nagsasalita roon. Talaga po napakaganda ng discussion namin. Halata mo sa mga pastors na kasama namin doon, no po, na sila po'y gustong-gusto nang bumalik sa venue. Why? Kasi po nawala ang mga tao nila. Amen? Ngayon, tatanungin kita, kung yung bang mga nawalan yun sa church nila, kasama yung mga kilala mo, kung may kilala ka, nawala. Sa tingin mo ba pagpapalain ni Lord yung mga buhay nila? Eh kung testing nga lang to. Diba? Testing lang to. Are you still helping the church, local church where you are during this crisis? O ikaw na yung unang-unang nawala na dumating yung crisis? Tama po ha? Gaya na sabi ko sa inyo last week, huwag niyo po kalilimutan. This pandemic season is a test and we need to pass the test. Amen. Tama? We need to pass it. Otherwise, God knows what is happening, right? Now, how you will respond? How you will react to God's testing during these days? Yun po yung gusto ko sabihin. God, paki-open mo yung electric pot. Kung nawalan ka ng work, no? Kung nawalan ka ng work, okay? Dodoblihin niya pa. At mas magandang opportunity pa yung ibibigay niya sa future. Mas malaking sweldo kaysa dati. Mas magandang benefits kaysa dati. Amen? But, depende lahat yan. Excuse me. How you will continue to respond sa calling and purpose niya sa buhay mo during this crisis. So my question, napalapit ka ba kay Lord during this crisis? O napalayo ka ng tuluyan? Kung napalapit ka, congratulations, no? Because God is ready to recover everything na nawala sa'yo. Now my question is, are you ready to God? Are you ready for God to recover everything? Ready ka ba? Na-recover lahat ni Lord para sa'yo? If you have lost your job, I declare that God will recover and will give you a new job. In Jesus' name. Tama? If you have lost your health, I declare that God will bless you with abundance and He will give you a good health. In Jesus' name. Tama po ba? If you lost something in your family, I declare in Jesus' name that God will recover everything nang nawala sa pamilya mo. Why? Because God is in the business of recovering. Okay? So, wag niyo pong bibitawan yung tatlong word na yan. Pursue, overtake, and recover all. Mamaya po titignan natin yan. So, for us to understand what I'm trying to say. Okay? Siyempre, Bible ang titignan natin. So, let's read the scriptures. So, tutok po tayo, magbabasa tayo ng scriptures, at titignan po natin yung pinag-uusapan natin right now. Okay? So, here. Let's go to 1 Samuel verse 30, chapter 30, verse 1, hanggang 8 po yan. So, sabi po rito, now it happened when David and his men came to Siklag. Ayan. I want you to remember that word, Siklag. Okay? Okay? Sige nga po, sabihin natin lahat, Siklag. Siklag. Isa pa, parang hina naman. Siklag. Siklag. Isa pa for the last time. Siklag. Siklag. So this is the place, okay? This is the place. This Siklag is the place where David and his soldiers, together with their family, are staying in the tent. Ito po yung tawag, yung Siklag, no po? At sabi po rito, on the third day that the Amalekites had invaded the south, and Siklag, attack Siklag, and burn it with fire. Nako, sinugod ng mga kalaban yung lugar kung nasaan yung mga pamilya ng mga soldiers si David at saka si David mismo. Nako, susunod na verse. Verse 2. And had taken captive the women and those who were there. From small to great, they did not kill anyone, but carried them away and went their way. So, titingnan niyo mabuti, nangyayari dito, yung mga enemy, yung mga Amalekites, sinugod yung Siklag, kung saan nakatira si David, yung lahat ng mga mighty soldiers niya, and their families. Tama? Narinig niyo po ako? By the way, ang Siklag po, nung naalala niyo si Saul, kung saan siya nahabol ni Saul, na po ni King Saul si David, dito po siya nagtago sa area to. Ang tawag po dyan, Siklag.
Okay? Yung kabuuan na yon. Now, kung titignan nyo dito, there is something unusual dito. Bakit po? Kasi po, ang mga kalaban, usually, kapag sinasakop nila isang tribe o isang camp, pinapatay nila lahat. Tama? Pero dito, kitang-kita natin, no? And had taken captive the women and those who were there from small to great, and they did not kill anyone, but carried them away and went their way. Meaning, wala pong pinatay yung mga kalaban. Pero parang kinidnap sila. Dinala sila lahat. Tama? So, sino yung dinala? Yung pamilya ni David. Okay? Yung pamilya ng lahat ng mga sundalo niya. Listen to this story. Verse 3. So, David and his men came to the city. Ito na, siguro galing yung mga kalalakihan. Siguro galing sila somewhere. Baka nag-billiard, nag-basketball. Hindi natin alam. Pero kung wala sila doon sa lugar, ito po yung sabi. And then it was burned with fire. And their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Nako, nung bumalik yung mga kalalakihan, ang natira pala yung mga bata, yung mga asawa lang, doon sa Siklag, ang nangyari ngayon, pagdating nila, wala na. Sunog na yung lugar, wala na yung kanya-kanya nilang mga pamilya. Tama? Now, sabi po dito sa verse 4, then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Wow! Kayo po ba nakakita na kayo ng mga lalaking umiiyak? Nakakita na ba kayo? Mga lalaking umiiyak. Siguro minsan nakakita tayo, no? Pero ang babae, naku, kalimitang kahit saan umiiyak yan. Tama po ba? But remember this story. Tingnan niyo po ha. Sabi, then David and the people who were with him. Sino yon? Ito yung mga sundalo. Yung mga matatatag na sundalo kasama si David. At ang sabi po dito, sabi, they wept. Hindi umiyak, hindi they cried. They wept until they had no more power to weep. Meaning, hagulhulan lahat sila. Hagulgul dito, iyak doon, baka naglulupasay pa, tama? At ang sabi ng Bible, wala na raw silang iiyak. Wow. Kung titignan mo mabuti yun, ha, napaka-significant nun. Mga soldier to, kasama si David. Mga trained soldier. Tama? So, imaginein mo, no? Mga army to ni David, eh. Mga ano to, mga macho to, mga ano to, awu, awu. Di ba? Narinig niyo yan, yung awu, awu. Ganyan yan. Malalaki mga katawan niya, mga ano yan, mga trained, no? Ng mga sundalo. Pero nakita nyo, ha, nag-iyakan sila, okay? At wala na raw iyak hanggang sa matuyuan ng luha. Humahagulgul sila sa kakaiyak. Parang there is something there, no? Parang, are you following the story? Nakikita nyo ba? So mamaya, babalikan natin yan. Pero gusto ko lang kayong bigyan ng background kung bakit ganun ang istorya. And then, next verse, ang sabi nito, and David's two wives, kita nyo, dalawa pa, Ahinoam, the Jezreelites, and Abigail, the widow of Nabal, the Carmelite, had been taken captive. So, dalawang asawa ni David ang kinuha. Number 6, now David was greatly distressed. Siyempre, sino ba naman hindi mo di-distress, no? Asawa mo, pamilya mo, kinuha. For the people spoke of stoning him. Hindi lang yon, na-distress na siya kasi pamilya na nawala. Ngayon, yung mga tao niya, yung mga sundalo niya, papatayin pa siya, i-stone siya. Di ba? At sabi nito, because the soul of the people was grieved every man for his sons and his daughters. Now, I want you to take something here. Listen to me carefully. Alam niyo po ba na kapag ang pamilya mo na nasaktan? Hello? Are you with me? Kapag pamilya mo na ang nasaktan at nadamay, talagang mag-ibirib tayo lahat. Iiyak ka talaga. Tama ba? Na pero something dito, they wept, eh. Lalaki katawan nito, no? No? So, every one of them lost their family because captive nga ng mga Americans. Tama? So, yung mga lalaki nag-grieve, no? No? Nag-grieve lahat sila. At sabi pa rito, David was greatly distressed. Greatly distressed. At dahil sa distress niya lahat, the people spoke of stoning him. Mantakan mo si David, papatayin nila by stoning because they're all grieving and distressed. Pero tingnan nyo po ang response ni David. But David strengthened himself in the Lord his God. So gusto ko pong tingnan nyo yung verse na yan kasi po babalikan natin mamaya yan. This is the standard, by the way, of one leader
na titingnan natin dito. Ano yung pamagat natin? Leadership through crisis. They are in the crisis. Right? You remember? While everybody's grieving, while everybody's in distress, yung tunay na leader, ito yung tunay na leader sa gitna ng crisis. He strengthened himself in the Lord his God. Now, don't forget that one, because babalik tayo dyan. Verse 7, then David said to Abiathar, the priest, Ahimelech's son, please bring the ephod here to me, the ephod. And Abiathar brought the ephod to David. Titingnan po natin kung ano ibig sabihin niya mamaya, no? The next word you need to remember right now, bukod sa siklag, is yung ipod. Ano ba yung ipod na yan? Hindi iPad yan, ha? Ipod po ang tawag dyan. So, say after me, ipod. Ipod. Isa pa, ipod. Ipod. Alright, so remember that, okay? So, the last verse. So, David inquired of the Lord, saying, shall I pursue these troops? Shall I overtake them? Ayan. Alright? So, nung pagkasabi niya yan, nung pagkasabi po ni David, no po, doon kay Abiathar, okay? Sinabi niya doon sa priest, tinatanong niya, no? He's inquiring of the Lord. Pero po sabi rito, and he answered him, for you shall surely overtake them and without pain recover all. Amen. Natandaan niyo yung tatlong word na pinag-usapan natin kanina? Pursue, overtake, recover all. Yan yung dyan tayo nagsimula. So mamaya po babalikan natin yan, okay? So as a leader, who are leading during this crisis, ang tanong ko sa iyo, you must understand very well kung ano yung sinabi ko just now. Okay? Ano yun? During this crisis, you need to pursue, you need to overtake, and recover all. Amen. Naririnig niyo ba ako? During this crisis, sila nasa gitna ng crisis. Ikaw at ako, nasa gitna ng crisis. So ano gagawin mo sa leader? Tama? Magbumukmo ka ba? Mag-iiyak ka dyan? O mawawala ka doon sa church? Kasi nasa crisis ka. Pero pinag-usapan natin dito, you need to pursue, you need to overtake, you need to recover all. Tama? During this crisis. Yan po yan. Now, for us to really understand this story, first thing foremost, no? Importante po na maging aware tayo, no? Kung saan nangyari ito. Sabi ko kanina, Siklag. Ang Siklag po is a town, no? That was located in the Negev region, no po? Diyan po siya located. And this place is called Siklag, yung lugar na yan, no? And Siklag has a meaning. Meron pong meaning yan, meron pong spiritual meaning yung Siklag. Ang ibig sabihin yan, a twisting movement or course. Now, ano ibig sabihin ko yan? Ito pong place na ito is kakaibang lugar, no? First thing foremost, no? At kaya po, twisting movement or course, parang example niyan, yung nagplano ka na magbakasyon, tama? Nagplano ka na magbakasyon this year, ready ka na, tapos biglang na-twist. Tama? Yung nakabili ka na ng ticket, nabayaran mo na, ready ka na talaga, biglang na-twist. Tama? Yung plano mo magpakasal, itong buwan na to, ready na lahat, biglang na-twist. Tama? Ready na lahat, natanggap ka na sa trabaho, no, okay na, pipirma na lang, ibibigay na rin letter of offer mo, biglang na-twist. Yan po yan. You are in a situation that God allows to twist or move a course sa buhay mo. Welcome, you are in Siklag. Tama? Sometimes nangyayari sa atin yan. Meron tayong kilala, no? Si Brother Miko, ilang beses in-interview, kala namin ready na, nagpa-thank you na tayo. Tapos biglang na-twist. Tama po ba? Praise God, may trabaho na siya. We just pray na amen. Siya po is mabisahan na roon. Amen? So, ito po yung good example ng mga bagay na ready ka na, naandaw na, kala mo yun na talaga, biglang nagkaroon ng twist. Ito po yung ibig sabihin ng lugar na Siklag. Okay? Sometimes, nandiyan tayo sa mga situation na ganyan. Now, when you will read 1 Chronicles 12:1-22, no? Nakalagay po roon kung ano yung Siklag. Basahin nyo na lang, hindi ko na po pinakita. 1 Chronicles 12:1-22, makikita mo roon na ito pong Siklag is a place where David formed and trained his army. At the same time,
Okay? Yan po yung lugar kung saan niya finorm at tinrain yung kanyang mga army. Sabi ko po sa inyo kanina, yan po yung lugar kung saan nagtago si David nung inahabol siya ni King Saul. At the same time, yung pong mga warrior, no po, yung pong mga tao na gustong sumama sa kanya, okay, kay David during this time, yung mga helpers of the war who was depressed, indebted, rejected, they came to David during this time. And David trained them and formed them in the place called Siklag. So mababasa niyo yan sa 1 Chronicles 12:1-22. Now, bakit ko po sinasabi ito? Kasi po itong Siklag is meron pong spiritual sense. No? Kasi sometimes meron tayong mga plano sa buhay natin, pero biglang may twisting, biglang may movement ng course, no? Meaning binago ni Lord yung mga plano mo. No? Binago ni Lord. Alam niyo po ba, ang Panginoon, sisirain ka lang sa mga plano mo kasi alam ng Panginoon na masisira ka sa plano mo. Tama po ba? Ayun, minarinig niyo po ako. Sometimes ganun tayo eh. Ulitin ko ha. Si Lord sisirain niya ang mga plano mo kasi alam niya na sisirain ka lang ng plano mo. Tama? Ayaw niya matuloy yung mga plano niyo. Now, in Siklag, no? Yung sinasabi ko kanina, kapag ganun ang nangyari sa'yo, you are in a Siklag situation. Twisting movement ng course. But on the Siklag also is the place of training and forming the soldiers. So meaning, ano po ibig sabihin to? Kung nasa Siklag ka, hindi lang matitwist yung movement of course sa lahat ng plano mo, pero yun din is a place for training and forming. Nakuha niyo po ba ako? Andiyan pa ba kayo? So meaning, kung merong nabago sa buhay mong bigla-bigla, it is time for God to train you. Hindi mo pwede kasi na yung mga plano mong mangyari. Dapat yung plano ng Diyos. Kung nandito ka sa Siklag situation, hindi lang biglang nagbago yung plano ng Diyos o yung plano mo, pero ang gusto ng Panginoon, totally, mabago ka, ma-form ka, at ma-train ka. Wow! Nakita niyo ba yan? Okay? So kung nasa Siklag ka, yung mga movement na suddenly nababago, welcome! Congratulations guys! Lahat kayo! Congratulations sa lahat ng tao na nasa center. Kung may plano ka, biglang hindi natuloy. Biglang hindi nagbago. Congratulations sa lahat ng mga tao. Congratulations to all of you. Why? Because God is placing you in a place called Siklag. Tama ba? God is training you to be a strong soldiers, to be a strong warrior, to be strong leaders. Amen? He is forming you to be a great leader. Amen? Are you listening to me? Naririnig niyo po ako? Now, sabihin mo sa katabi mo, kung may katabi ka, sabihin mo, huwag ka nang maguluhan sa sitwasyon mo. Kasi tinetrain ka ni Lord. Ayan, sabihin mo, sige po, habang uminom ako ng tubig. Tama mo ba? Huwag po tayo maguluhan kung ang buhay natin biglang binabago ni Lord because you are under training. He's trying to form you. Tama ba? Pero sa totoo lang, wala po po ako nakita umiyak na lalaki talaga, yung malalaking katawan, yung mahagulul talaga. No po, wala po po ako nakita ganoon. Pero po si David, naalala ko, namatay yung anak niya kay Bathsheba, umiyak siya. Pero the following day, wala na. But only in Siklag, no po, only here in this story, makikita natin na si David umiyak, sobrang iyak niya talaga. Hanggang wala na siyang may iyak, yung sabi ng Bible. Bakit? Kasi nga sa Siklag, hindi niya lang binudo yung family niya, okay? Pero doon niya pa tinrain yung mga greatest soldier niya. Kaya nga po yung pangarap niya nandoon, pero po dahil nagkagano, sinunog pa ng mga Amalekites, kaya po ganon yung iyak nila. Tandaan niyo po ito. Tandaan niyo ito. Our greatest battle come during times of victory. Ayan, no? Ganda, di ba? Totoo yan. Ano ba lahat ng plano mo? Akala mo planchado na lahat, tapos victorious ka na, thinking mo okay na, nagpasalamat ka na kay Lord, pero may malaking battle ka pala. Well, maintindihan natin yan sa buhay ng LRC Pilipinas soldiers, amen. Brother Alan, amen? Yes. Ilang beses na nag-testify yan. Nasa airport nga eh. Talagang pinag-pray na, talagang binalot na namin lahat ng damit, amen? Kung nanonood ka ngayon, sabihin mo na, amen. Di ba? Kasi isa ka doon sa sinasabi kong to, yung akala mo victorious ka na, hindi mo alam nasa battle ka pala. No? Akala mo magaling ka na, yung pala may sakit ka pa.
No, hindi lang ikaw ang nakaramdam ng ganyan, marami. Ha? Kasi nga si God, malaking plano sa buhay mo. Tanda mo palagi yan. So, during this crisis, hindi yung panahon na ito para manghina ka, hindi ito yung panahon na to. Huwag nating sisisihin si Lord sa lahat ng nangyayari. Huwag tayo mag-backslide, no? Kung biglaan man may twist sa sitwasyon sa buhay mo, no? Magpasalamat ka because there might be a time, no po, that your greatest battle might be your unfolded victory. Amen po ba? Sa buhay mo, no? Amen po ba? So, kahit na anong battle pa yan na meron ka right now during this crisis, yung pagiging leader mo right now during this crisis, tuloy-tuloy pa rin yan. Hindi mo mawawala yan. Yung pagiging leader mo, hindi titigil yan. Yung pagiging believer mo, follower ni Christ, hindi mawawala. Kailangan diretso ka pa rin. Whatever crisis na meron sa buhay mo. Why? Kasi part ng testing mo kung ano man ang nangyayari. Tama po ba? Tanda mo, you need to pursue, you need to overtake, and then, you need to recover all. Tama? At si Lord ang gagawa sa inyan. Bakit? Kasi hindi ka sumuko. Tama po ba? Si Lord ang magbabalik sa lahat. Okay now, so for us to pursue, overtake, and recover Lord, I got 3 pointers here for you. 3 pointers na to. Number one, para hindi tayo magtagal. Number one, sabi ko, it is not how you start, but how you finish. Tandaan niyo po, ang pagsisilbi kay Lord, ang pagsunod kay Lord, no po, ang pagtanggap sa Panginoon, ang pagiging Kristiyano mo, ang pagiging leader mo, hindi about how you started it, but how you will finish this. How you will finish this race. So, dahil po tayo dumadaan sa lockdown right now. No? Lahat tayo dumadaan sa pandemic right now. Tama po ba? Lahat tayo may pinagdadaan ng pandemic. Everybody started this pandemic, and my point here is, when this pandemic is finished, kapag natapos tong pandemic dito, you as a leader should be much better before it started than how it will finish. Tama po ba? Dapat po nagkaroon ka na tinatawag na development during this crisis. Kasi nung nag-start ng lockdown, tama-tama lahat ng ginagawa mo. No? Tama-tama lahat. And I just pray na huwag kang matapos sa mali. Tama po ba? Kasi nung nagsimula ka, ang init mo. Ano sabi ko kanina? Nung nagsimula tong pandemic na to, grabe, nung nagsimula, imagine mo ang init mo. Tapos right now, hindi pa tapos na wala ka na. Tama po ba? Nung nagsimula, active na active ka sa cell group mo. Nung natapos, deactivated na pati cell group mo. Tama po ba? Nung nagsimula ka, panay ang devotion mo. Nung natapos, nawala yung devotion mo. Nung nagsimula, 10% ng tithes mo. Ngayon, 100% nasa iyo na. Hindi ka na nagbibigay. Nung nagsimula, sigurado, backslided ka sa demonyo. Nung natapos, backslide ka kay Lord. Tama po ba? Naborn again ka before the pandemic. Nung natapos, born again ka na. Tama po ba? Tandaan nyo po, it's not how you started it, but how you will finish this crisis. No? Sabi ko pa rito, tinan nyo, nag-pepsul ka, wagas. Nagka-crash ka, wakas. Amen? Nagka-crash lang, grabe. Ang tindi ng encounter mo eh. Nagpe-pepsul ka na eh. Nakakilala ka lang ng someone, iniwanan mo na. Di ba? Tama po yun? Amen po ba? Ito po matindi sa lahat. Ito, nung nagsimula ka leader, nung natapos ka, backslider. Naku, may kilala akong ganyan. Hallelujah. Tama po ba? So it's not the way how you started it. It's the way how you will finish the race. No? Familiar ba yan for everybody? It is familiar kasi po nangyayari yan. Nangyayari talaga yan. And because people started very well, but suddenly become unwell during this pandemic crisis, kaya po nakikita natin yung mga nangyayari around. Tandaan nyo po, ang labanang ito, hindi sa pag-uumpisa, pero ang labanang ito ay sa pagtatapos. Kung paano matatapos? Again, it's not how you started it, but how you will finish. Si David, nakapag-umpisa sa lugar na yan. Nakapag-umpisa siya sa pamilya niya sa Siklag. Tandaan niyo, ha? Then he formed and trained his armies in the same place. Amen? Doon siya nagsimula, doon din siya natapos. Kahit na may crisis, naandoon siya, hindi siya sa malak.
Okay? As a matter of fact, no po, if you will read 1 Chronicles chapter 12, mababasa natin dito yung katangian ng mga armies niya. Tingnan niyo po, sabi dito, all of them were expert archers and they could shoot arrows or sling stones with their left hand as well as their right. Grabe, no? Yung mga tinrain ni David ng mga warriors, yung tinrain niya ng mga soldiers doon sa Siklag, kaliwat kanan, kaliwa man o kanan, kayang pumana, kayang pumatay. Tama, di ba? Ito yung magagandang mga leader, kung meron kong mga ganyan leader, no? Kaliwat kanan kapag nagbigay ng tithes. Kaliwat kanan kapag nagsulat ng devotion. Tama? Kaliwat kanan pag umatid ng cell group. Tama po ba? Are you with me? Ito yung mga leaders na gusto natin. At ang sabi pa sa same chapter, sa verse 8, ito pa yung sabi, they were brave warriors, ready for battle and able to handle the shield and spear. Their faces were the faces of lions and they were as swift as gazelles in the mountains. Ano po ibig sabihin niyan? Ito yung mga soldier na umiiyak kanina, umahagulhol. Yan po sila. Pag sinabing faces of lion, ito yung mga talagang awu-awu. Amen ba? Ito yung mga macho, ito yung malalaki katawan. Tingnan mo naman mga katawan niyan. Tama? Pero nung nawala ang kanilang mga pamilya, sabi ng Bible, nag-iyakan sila. Tama mo ba? Hagulhol sila. Yung parang wala nang iiyak. No? Ang pinakamasakit niyan, na laban, no po? Nadadalay ng demonyo sa isang tao is kapag yung pamilya niya napahamak na. Kapag yung pamilya niya nadamay na. Kaya no wonder, bakit itong mga to sobrang lalaki. They are trained, they are formed. Yun ang sabi ng Bible. But umiyak sila, umagulhol sila. Why? Because family are affected. Kahit sino sa atin naman, siguro gano'n, no? So for us to pursue, to overtake, and recover all, what is our first point? Ano po? Ayun sabi natin kanina, it's now how you will start, but how you'll finish the race. So, para po tayo maka-pursue, maka-take over, at maka-recover all pagdating ng dulo, kailangan po tatapusin mo. Hindi pa pwedeng sa simula ang init mo, pag gitna pa lang, hindi pa nga tapos, nawala ka na eh. Tama ba? Hindi pwedeng ganon. Tama? So, for you to recover all, na po, at gagawin ng Diyos yun sa'yo, kailangan po magpapatuloy tayo. Hindi tayo mawawala, no? So, balikan po natin yung verses kanina. So, David and his men came to the city and there it was burned with fire. And their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Ito yung sinasabi ko kanina, na kaya po itong mga soldier na to, they even though trained sila, because their family is affected, of course, ganun po talaga ang response. Amen? So, tayo po natin sa verse 4. Ano sabi ulit? Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. No? Ayan yung mga sinasabi natin kanina na sila po lahat sa lalaki ng katawan nila, nag-iyakan sila. No? Amen? So, pagdating sa verse 6, dahil sa laki ng crisis at kanilang hinaharap, no po? Tingnan nyo po ang mga form and train leaders si David. Pagdating po sa verse 6, ito po yung sabi, now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his son and his daughters. Ito yung mga taong tinrain niya, ito yung mga taong finorm niya, aba, eh nagrebelde lahat dahil sa grief. Tama po ba? Ito yung supposed to be na mga backup niya. Pero babatuhin siya, stoning siya, nagtayo ng sariling chat group at pinagmitingan yung kanilang leader. Amen po ba? Sa madaling salita. Para makarelate tayo lahat. Ganyan po yung nangyari. Tama ba? Yung leader na nagpalaki sa'yo, yung leader na inayos ang buhay mo, nagtayo ng chat group po, stoning daw. Tama po ba? Bakit? Kasi nasaktan sa crisis. Tama po ba? Dahil po sa crisis, ang mga tao, nagganyan na nangyari, nagtayo ng chat group at nag-left the group. Tama? Di ba? Meron mga ganyan. Real story to. Ito nakikita natin dito. Nag-rebelde na, nagtayo ng chat group at kinalaban yung leader nila. Tama? Now, tingnan niyo po, after this plan of his people, dahil nga distress lahat, dahil nag-group lahat, what is David's response? What is David's standard? No? Nagalit pa siya kay Lord?
No? Si Lord na naglagay sa kanya sa leadership, nagalit ba siya? Binalikan niya ba? And sinabi niya bang, Lord, dilagay mo ako rito, tapos ganito palang mangyayari. Nandito ako sa middle ng crisis, pagkatapos yung mga taong ibinigay mo sa akin, pagtutulungan pala ako pagdating ng oras. Tama? Amen? Inilagay mo ako pastor dito, inilagay mo ako cell group leader, tapos sisisihin mo yung Diyos kapag may crisis. Tama ba? So basahin natin ang response ng isang leader na tumatayo during the crisis. Ito yung example ng isang leader na nasa gitna ng crisis. Ha? Tingnan nyo po. Ang sabi niya, but David strengthened himself in the Lord his God. Amen. Yan yung pinakita ko sa inyo kanina. Sa gitna ng crisis, for God to recover everything that had been lost during this crisis. I said earlier that you and me must have a standard, right? Tama po ba? So ano yung standard? Scripture says, David strengthened himself in the Lord. His God. So sa Tagalog, pinalakas ni David ang sarili niya sa Panginoon. At alam niyo po ba, I started to ask Lord, what is the secret of David here? Ano ba yung sikreto ni David here? How did he strengthen himself in the Lord? Sa gitna mismo ng pandemic, sa gitna mismo ng crisis, siya mismo, pamilya niya nawala, kinidnap din ng mga Amalekites. Pero paano mo palalakasin kalooban mo na yung mismo mga leaders mo, yung mismo mga tinray mo soldiers, gusto ka rin patayin? Paano? So ano yung sikreto ng tinatawag na strengthen himself in the Lord? What is the secret in this? So, this statement in Hebrew word means, ito po yung Hebrew word, Yitzhak Hashak. Eh, hindi ko alam yan kung paano natin babasahin. Yitzhak. Siguro ganun, no? Wala eh. Tinitingnan ko sa Google eh kung paano pronunciation eh. Hindi rin mabasa ng Google. Pero yan po yung Hebrew words, no? So, nagkakamali man ako. Pasensya na po sa mga theologians, sa mga Bible scholar, kung minanood mo dyan. Pasensya na po. Palagi ko naman, hindi makaka-apekto sa salvation ko to, di ba? Kung mali man yung pagkakabigkas ko, no? At sabi po rito, Yitzhak. Siguro ganun, no? Oh baby, Yitzhak. Siguro ganun. So, whatever is it. Yan po. Anong ibig sabihin niyan? Ano mo? Ano po ang ibig sabihin niyan? So, ang meaning po niyan is sa Hebrew word is, are you ready for this? Ano pong meaning niyan sa Hebrew word? Talk to himself. So, ang meaning pala ng David strengthened himself in the Lord, he just talked to himself. Yung pala yung meaning nun. Kaya lumakas siya because kinausap niya sarili niya. Simply, kinausap niya sarili niya. He was distressed. He was depressed. Remember? Because his family was taken. He was in the middle of big crisis. But David what? Talked to himself. And what he did to himself? Ano sa palagay yung sinabi niya? Sarili niya. No? Probably, sabi niya, David, ikaw ang leader at hindi ka pwedeng manghina at umiyak sa gitna ng crisis. Tama? Siguro ganun. David, kinakausap niya sarili niya, no? Ikaw ang nilagay ng Panginoon dyan. Ipakita mo sa mga tao na hindi ka manghihina. Na yung pananampalataya mo sa gitna ng crisis nandun pa rin. Tama? So siguro sabi niya, David, ipakita mo sa kanila na kahit binabalak nilang pagkaisahan ka, ipakita mo na may Diyos ka at nananampalataya ka sa Kanya. Ayan. Siguro yung mga bagay na sinabi ni Lord sa sarili niya, kaya siya pinalakas. Tama? Kaya pag sinabi mong strengthen himself in the Lord, he talked to himself. Yung pala ibig sabihin nun. Now, my question to you right now, lahat kayo na nakikinig dyan, kahit yung nasa center, during this crisis, paano mo kinakausap yung sarili mo? Tama? During this crisis, kung nanghihina ka, kung nawalan ka ng trabaho, tama? Kung nabawasan yung sweldo mo, kung may nagkasakit sa pamilya mo, kung merong namatay sa pamilya mo, kasi po meron talaga namatayan, tama? So in other words, paano mo kinakausap yung sarili mo or paano mo nililig ang sarili mo during this crisis? Tama? Leadership during this crisis. At alam niyo po ba, there is another word for that. Ano po yung another word? Ito yung another word. Bind himself to God.
So he did not only talk to God, no, to himself, but he binded himself to God. So ano po ibig sabihin nun? Meaning, he was focused to God and his purpose and his calling in his life during that crisis. Hindi po siya nawala. No? What he can do in that situation, how he can still lead the people in times of crisis, hindi about himself and his family, but how he will bless his name in the midst of this crisis. Sa gitna ng crisis na to, are you still focused to God? Di ba? Kaya nga sabi niya sa Psalms 23, ano sabi niya? The Lord is my shepherd, I shall not want. Tama? Yung sabi ng Panginoon, He makes me to lie down in green pastures. Tama po ba? He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness. Tama po ba? For His name's sake. Tama? Tapos sabi niya pa, yeah, though I walk through the valley of death, the shadow of death. Di ba? Ano sabi niya? I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Yun po yung sabi niya, kaya he bind himself to God, kasi meron siyang malaking tiwala sa Panginoon. During the crisis, whatever happened. And so during this crisis, mga anak, ang tanong ko, if you are badly affected right now, stop talking to your crisis. Start talking to God and start focus to God. Start talking to yourself and declare that God is good in your life. Tama po ba? Kailangan may Bible declaration tayo. I am what God says I am. I have what God says I have. Tama ba? So bakit during this crisis, nakakalimutan mo yung declaration? So during this crisis, start binding yourself to God. Start talking to yourself. Palakasin mo yung sarili mo. And tell yourself this following. Ayan, meron pa akong inipon dito, no? So, bukod sa Bible declaration natin, kausapin mo yung kalooban mo, no po? Kausapin mo yung sarili mo and tell yourself this following verses. Tingnan niyo po. Ano sabi dito? No weapon against me will prosper. Tell that to yourself. During this crisis, learn and tell that to yourself. Next, and the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not be beneath. Tell that to yourself. For you to be a good leader during this crisis, tell this to yourself. Ito pa, ang sabi niya, the Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust. Learn to tell that to yourself. Sabihin mo yan. Ito pa sabi, some trust in chariots and some in horses, but we will trust in the name of the Lord, our God. During this crisis, tell that to yourself. For you to still live during this crisis. Tama? Ito pa. We are more than conquerors through Him who loved us. Amen? So during this crisis, tell that to yourself. Tama? Ito pa. I can do all things through Christ who strengthens me. I think I wear that right now. Right? So sabihin mo yan sa sarili mo. Tell that to yourself during this crisis. And most of all, during this crisis, eto, though He slay me, yet I will trust Him. Tama? So yung mga verses na yan, sabihin mo sa sarili mo yan, come on, tell that to yourself. Everybody, kayong naandito sa center, kayong naandyan sa ibang iba-ibang lugar kung sa akin noon, you saw the verses, tell that to yourself. Habang may pandemic crisis, talk to yourself. Though I lost my job, yet I will trust in Him. Though I lost my family, yet I will trust in Him. Though I lost my health, yet I will trust in Him. Ay, alam niyo po, when you start telling those to yourself, it will strengthen yourself with the Lord. And if you are strong, you are ready to pursue. Tama ba? Kasi kapag nanghihina ka during this crisis, paano ka magpo-pursue? No? Which, it brought me to the second point. Ito po yung second point. It's not what happens to you, but what happens in you. During this crisis, hindi importante yung nangyayari sa'yo. Ang importante, anong nangyayari sa'yo. Tama mo ba? Are you with me? Ano yung nangyayari sa kalooban mo? Anong nararamdaman mo during this crisis? Kasi lahat naman tayo may crisis. Pero ang tanong, what is your thinking? What is your standard? What is your response? What is your attitude during this crisis? So as a leader, the first thing that David has done,
he strengthened himself to the Lord. Yun ang sabi. Nasa gitna sila ng crisis. Lahat naghahagulhulan. Lahat nag-iiyakan. Ang sabi ng Bible, hanggang wala na silang maiiyak. So, anong ginawa ni David? Ang tanong, kahit nag-iiyakan ng lahat, dahil sa nangyayaring crisis, anong ginawa ni David? He strengthened himself to the Lord. Tama? Right now, may pandemic crisis. May nawalan ng trabaho. Nabawasan ng sweldo ng 80%. No? May nangyari sa buhay mo. No? Pero ang tanong, importante ba yung nangyayari sa buhay mo? O importante yung nararamdaman mo right now? Yung attitude mo right now sa buhay mo. Tama? Because, remember this, as a follower and a leader appointed by God, how you are leading through this crisis, ang tanong. Paano mo nililid ang sarili mo during this crisis? Kung ang focus mo yung trabaho mo, nagkakamali ka. Kung ang focus mo right now yung pera mo during this crisis, nagkakamali ka. Dahil during this pandemic, ipinakita ni Lord kung gaano kabilis mawala ang trabaho mo, mawala ang savings mo, mawala ang pera mo. Napakabilis po, sandali lang, nawawala lahat. Amen? Tama mo ba? Kasi kung yung nakaasahan mo these days, wala. Dahil in the end of the day, tanda mo palagi, kayo lang ni Lord, kayong dalawa lang, ikaw lang at siya, ako lang at siya. Tama? Amen po ba? You with me? So, what is important during this crisis? Ano yung importante? Ano sabi ko dyan? It's not what happens to you is important, but what's happening in you. Yun po yung importante. That is what matters most. Kailangan hindi ka mawala. Kailangan magpatuloy ka whatever happens during this crisis. At bakit mo kailangan gawin yon? Because God will bring us to deep levels of brokenness before He advances us to abundant levels of blessedness. Kailangan dumaan ka sa brokenness. Kailangan dumaan ka sa pagsubok. Kailangan dumaan ka sa paghihirap. Pero magpapatuloy ka. You will still pursue. You will still overtake for you to recover back everything that has been taken to you. So dadaan ka sa brokenness before God advances you to abundant levels of blessedness. Amen? Are you with me? Naririnig niyo po ba yung sinasabi ko right now? Naririnig niyo po ako? Ha? Tandaan niyo po, God has allowed David to go through this crisis. Pinabayaan po ng Panginoon na si David dumaan sa crisis. Yung buong pamilya niya, dalawang asawa niya at pamilya niya, kinuha, kinaptive sa mga kalaban. Bakit po sa tingin nyo? Sa tingin nyo, bakit pinabayaan ng Diyos na si David at ang mga soldiers dumaan sa ganon? Most especially David. You know why? Because God is raising him as a king. Amen? Are you with me? Because God is raising him as a king. Because God knows, no, that through his lineage, Jesus Christ will be born. Tama? So kung dumadaan ka man, no, sa napakaraming pagsubok during this crisis, huwag kang mawala, manatili ka. Magpalakas ka, magpatuloy ka. Why? Because God is raising a mighty man or woman through you. Amen. Tama mo ba? Kailangan mo yan. Kung bibitaw ka dyan, hindi mangyayari destiny ng Diyos sa buhay mo. He is raising a mighty soldier. He is raising a mighty warrior through you. Tama? Because through you, listen, because through you and your family will experience deliverance. Ano sabi ng Bible? You and your household will be saved. Tama ba? So during this crisis, ikaw muna ang kailangan tumatag, tandaan mo, at magpatuloy. Tama? Tandaan mo yan. You need to pursue and overtake before the Lord recover everything for you. Tama po ba? Now, let's continue to read the next verses. Then David said to Abiathar, the priest, ito importante ito, Ahimelech's son, please bring the ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David. Now, listen to this carefully. Ito po yung dagdag kaalaman sa inyo. Siguro hindi mo pa alam, pero ito dagdag kaalaman. You take note of this. Gusto ko po kayo mag-focus dito. After David talked to himself, this is the first thing that he did, right? A mighty leader. Ito yung trabaho ng isang leader during the crisis. After he talked to himself, he binded himself to the Lord. Tama? The second thing. After he strengthened himself to God. Tama ba? Natapos na ba siya roon? Tapos na ba?
Obviously, hindi pa. Kasi, hindi pa natapos doon. He asked Abiathar the priest to bring the ephod to him. Now, ano ba tong ephod na to? Ano ba ibig sabihin nito? Check this out. Dagdag kaalaman to. Ang ephod po is yung suot ng pare na uniform during this time. Yung mga Levite, yung mga priest, meron silang suot na uniform. Kumbaga ngayon, abito. At doon sa part ng kanyang chest, yun po yung ephod na tinatawag. Yun yung hiningi ni David sa priest. Okay? By the way, for your information, David is also considered a priest in his calling. Hindi lang siya king, a priest din. Kasi po yung priest, hindi bibigay yon sa isang hindi priest. No? So, hiningi niya kay Abiathar yun, ibinigay sa kanya. No? So, ito po yun, nasa gitna ng dibdib nila. Yan po yung ipon na tinatawag. Ayan po, ayan. Okay? So, kung makikita nyo, parang may mga bilog-bilog, no? 12 bagay na nasa gitna na po ng kanilang dibdib. At parang po sa hindi nakakaalam, ito pong ipon na to na parang base plate na may square, no po? Yan po is representing the 12 tribe of Israel. Yan po yung ipad na yan, no? Na sinusuod ng mga priest o ng mga Levite ng mga panahon na yon. So, yan po yung hiningi ni David kay Abiathar na isang priest. After niya ko, sabi niya sarili niya, after niya i-bind yung sarili niya kay Lord, hindi pa daw natapos. Meron pa siyang hiningi. Now, listen to this. The big question is, bakit kailangan ng mga priest in those days yung ipod na yan? So, first and foremost, ang meaning po kasi ng ipod sa Hebrew word ay light and discernment. Light and discernment po, ibig sabihin niyan. So, yung ipod na yun, na kanyang sinusuot, no, kasama ng kanyang uniform as a priest, as a Levite, isang tawag po roon is light and discernment. Okay. Now, according to some Bible scholars, so po, the reason why the priest is wearing it, according sa mga Bible scholars, kasi po, according to some theologians also, kapag nagkakaproblema na po ang isang tribo, isang tribe, isang camp, na po, kasi po, 12 tribe of Israel yan eh. Yan po yung 12 tribe of Israel. Na kapag po nagkakaproblema isang tribo, kapag sila'y dumaranas ng crisis, nagkakaroon po ng liwanag yung batong yon kung saan part at nakadestin yung nangyayaring crisis doon sa tribo. Nagliliwanag po yan. Parang may ilaw siya na lumiliwanag siya. Kaya po may light, hindi tawag na light. No, yan po yung according sa mga Bible scholars. So, for example, let's say for example, ito pong kay Benjamin, yung 12 tribes, so po yung 12 si Benjamin, yung tribe si Benjamin. Yung pong kanyang bato na naka-designate is Jasper. So, kapag po may nangyayaring crisis, doon po sa tribe ni Benjamin, lumiliwanag po yung batong yan. Nagliliwanag. Yan. Yan po yung purpose niya, ano po? Okay? So, hindi po lokohan yon. Totoo po yung sinasabi ko. So, secondly, kapag ang mga priest, no? O yung mga Levite, kailangan ng wisdom at discernment, yan po yung isa. Light and discernment. So, sinusuot nila yan every time na may mga problema para po mabigyan sila ng discernment ng God kung anong klaseng prayer ang ibibigay nila sa tribe ni Benjamin. Amen? Nakuha po ba natin yung ating sinasabi? Now, I want you to see this. What is the process that David has done? Because this is the way para makarecover ka at ako sa lahat ng wala sa atin. Tama? Ito yung process na ginawa niya. The first thing is he did. Ano yung ginawa? He strengthened himself. Tama? He strengthened himself. Ano yung sabihin? He talked to himself. Tama? Kinausap niya sarili niya. Pinalakas niya yung sarili niya kay Lord. And then after that, he asked for the ipod and wear it. So ano ibig sabihin yan? Meaning, hihingi tayo ng discernment kay God sa lahat na mga gusto mong gawin during this crisis. Tama? Baka iba sa inyo sabihin, Pastor, paano ba ako magpapatahin yan? Pumunta ka kay G-Top, kaya kanyang tahian yan. Tama? Amen po ba? Ang problema lang, walang umiilaw-ilaw yun. Lagyan mo ng battery. Tama po ba? And then joke lang, okay? So, ibig sabihin po, this time, because it's light and discernment, hindi mo lang kailangan kumuha ng ipon themselves. Ang kailangan mo is yung wisdom, okay, instructions from the Lord during this crisis.
you need to ask the Lord for wisdom and instruction, tama? Amen ba? Amen po ba? So tingnan niyo po to. Kinuha ng mga kalaban ng pamilya nila. Kinuha, tama? Lahat sila. Yung mga asawa niya, yung mga anak, kasama yung mga soldier. Kinuha lahat yung pamilya nila. Okay? But, think of this. Dahil mga trained sila at mga form silang mga sundalo, di ba dapat ang response doon? Kung ako si David, tara! Lusubin natin yun. Kaya-kaya natin rasbakan yung mga yan. Tama? Di ba yun ang practical? Tama po ba? Pero hindi niya ginawa yun. In the middle of his crisis, kahit na kaya nila, hindi nila ginawa. Bakit? Kasi ayaw nilang magkamali sa mga desisyon niya. Yan po, isang leader na kagaya ni David. Yan kailangan, ang leader na kailangan natin during this crisis. Tama, yung hindi basta-basta nagdidesisyon. Inaalaw niya si Lord na bigyan siya ng instruction. Humingi siya ng wisdom. So ikaw, during this crisis, how you are leading yourself? How you are leading your family? Tama po ba? During this crisis. So David got the ephod and wore it. So let's see how David asked instructions from the Lord. So suot niya na yung ipod. Nasa kanya na. So ano nga yung nasabi niya kay Lord? So David inquired of the Lord, saying, shall I pursue these troops? Shall I overtake them? Wow! Ayan! Nakita niyo po? Hindi tayo basta-basta na-resba. Kasi marami tayong tauhan, mga trade, mga form. Resba ka natin yan. Kunin natin pamilya natin. They did not do it because they have a leader who was asking God for instruction, asking God for wisdom. Yan ang kailangan natin during this crisis. Yan mga leader na ganyan. How we will lead during this crisis, kailangan po we inquire from the Lord what is happening. Ano man yung nangyayari, tama ba? Nakuha niyo po ako? Kita niyo yung word na sinasabi ko kanina? Pursue, overtake. Ayan na. So, ang sabi niya, ayan, nagtanong siya kay Lord, shall I pursue yung mga Amalekites na kumidnap sa mga asawa at pamilya namin? Shall I overtake them? Ayan, no? So, naunawaan niyo na, pinag-usapan natin. And listen to this mga anak. If you want to recover all, if you want God to recover everything to you must be very careful in all your decisions. Hindi pa pwede nasaktan ka lang, left the group ka na. Tama ba? Magdasal ka. Kung ba't ka pinagsasabihan, hindi pwedeng may sinabi lang sa'yo, nasaktan ka, umalis ka na. Hindi pwedeng meron lang nangyari, hindi maganda, iniwanan mo na yung cell group mo. Tama po ba? Hindi mo pwedeng ganun. You need to inquire from the Lord. You need to ask, shall I leave the cell group? Shall I leave the church? Yun ang mga tanong. Yun ang mga inquiry mo dapat gawin. Tama? Ang problema, leadership during this crisis, makanti lang, left the group na, alis na. Sorry, tayo. Amen? I'm so sad for them. So, paano na ang plano kong business sa Pilipinas? Kung hindi ako magle-left the group, kailangan mag-left the group ako para matutukan ko yan. Paano na yung aking pag-iipon for the future? This time, kailangan tutukan ko na yan. Iwan ko muna yung cell group. Iwan ko muna yung gawain. Iwan ko muna yung pagbabasa ng Bible. Kasi, ang problema natin, wala tayong inquiry from the Lord. Tama? Sa tingin mo ba, pag nag-inquire ka kay Lord, yun ang sasabihin niya? Wala, hindi ganon. Opposite for sure. So let's read what God's response to David after he inquired of the Lord. Tingnan po natin, ano sabi ni Lord sa kanya? And he answered him. Ano sabi ni Lord? Pursue, for you shall surely overtake them, and without fail, recover all. Amen. Wow! Hallelujah. Ayan. So kung ako si David, ano na gagawin ko ngayon? Ito yung tanong. Kung ako si David, ano na gagawin ko? Siyempre, meron ng go signal kay Lord. Ang gagawin ko, hahatakin ko na yung mga soldier ko. At babawiin ko talaga yung pamilya ko. Tama po ba? Nakinidnap nila. Tama? Are you with me? Nare-ready po ako? Pag sinabi kasing pursue, tuguisin mo na, sabi ni Lord. Sige, tuguisin mo na yan. Pag sinabing i-overtake, habulin mo na sila. Sige. And without fail, pag sinabi recover all, ibalik mo sila rito. Lahat ng kinuha sa inyo, ibalik mo na. So kahit na may ganitong instruction si Lord, ano pa yung gagawin mo? Tama po ba? Ito pa. Ito, tingnan niyo po. So David went, and he and the 600 men. Tingnan niyo ha.
who were with him, mga strong soldiers to, and came to the brook Besor, where those stayed who were left behind. But David pursued, and 400 men, for 200 stayed behind, who were so weary that they could not cross the brook Besor. Eto po, tingnan nyo itong story yan to. Napakaganda po na revelation ng Panginoon dito. So, meron pong 600 na strong soldiers si David. Pero ang sumama lang, 400. Naiwan yung 200. Ano dahilan? Because they are weary. Alam nyo po, pag sobrang pag-aalala sa crisis, alam mo ng utak mo, mapapagod ka talaga. Pag hindi ka nag-i-inquire sa Panginoon, mapapagod ka talaga. Pag hindi mo pinalakas ang sarili mo, mapapagod ka talaga. So, ang mangyayari, hindi ka talaga sasama. Maiiwan ka talaga. So, how you will pursue, how you will overtake, how the Lord will recover everything sa'yo, kung hindi ka sasama. Tama po ba? So, bakit? Kasi napagod. Yung salitang pagod kasi yan, nakakalungkot talaga yan eh. Marami during crisis, napapagod talaga. Tama po ba? So, dahil may crisis, ang iba naman sa atin talaga, sandali lang, pagod agad eh. Tama po ba? Mas gusto nila huwag nang sumama, gusto nila huwag nang tumuloy, tama ba? Kasi nakakapagod, gigising ako ng 10:30 ng umaga, day off po na lang yan. Tapos mapupuyat pa ako ng Sunday, may pasok ng Monday. Tama po ba? Hindi na lang ako sasama. Attend pa ako ng cell group, di ba? May mga training pa, may mga personal pa, may reading the Bible pa. Hindi na lang ako sasama dyan. So nakakapagod kasi kaya hindi ka sasama, tama ba? So hindi ka sasama sa leadership. And si David pasulong, ikaw nagpaiwan. Now, ang tanong, alam mo ba what is the significance of that place called Besor? Yung brook Besor na yan, meron po spiritual significance yan. Ito po yung Besor. Ayan, pag sinabi pong Besor, and if you will check the meaning of Besor, it means cold. Ayan. Yung place na yan, Besor, kung saan pinuntahan nila yung mga kalaban. So cold, pag sinabi mong brook Besor is cold place, is a cold place, sa totoo lang, hindi ka nasasama dyan. Kasi nalamig ka na. Malamig eh. Tama po ba? Are you with me? Bakit sasama pa ako dyan? Tingnan mo yung mga soldiers, ha? Mga train yan. Alam mo ba pag sinabi soldiers, train yan sa init at sa lamig. Tama? But hindi ka makakalaban sa enemy if your heart is cold. Hindi mo maitutuloy ang plano ng Diyos sa buhay mo kapag nanlamig ka na. Kapag nasimulan ka naman lamig, hindi ka nagagalaw sa ministry na binigay ng Diyos sa'yo. Your compassion become cold. Your commitment become cold. Your purpose become cold. Kaya pagdating nila doon, lahat sa malapit sa Besor, dahil cold na ang kanilang pakiramdam, hindi sila sumama. Now, there is another meaning from the word Besor. Ang sabi ko rito, cheerful joy. Ano ba ibig sabihin yan? Pag hindi ka sumama, yung cheerfulness and joy mawawala sa buhay mo. Dahil hindi sila nag-pursue, na wala yung compassion nila na sumama, na wala yung commitment nila dahil sa cold heart na sila, na wala ang purpose nila dahil ayaw na nila magtuloy, mas pinili nilang manatili doon sa kung nasaan sila kaysa makaramdam sila ng cheerful joy na meron sana sa destinasyon na pupuntahan nila. Alam niyo po ba, marami sa atin during this crisis ayaw magpatuloy. Ayaw na, dahil comfortable na sila kung nasaan sila. Iwan na lang kami. Dito na lang kami sa comfort zone namin. Tama? Hindi na kami lalabas out of the box. Kumikita kami ng maayos, ba't sasama pa kami dyan? Focus na lang ako dito sa pinagkikitaan ko. Tama po ba? At yung cheerful joy, hindi nila naramdaman. Which may lead me to the last and third point. Ang sabi ko po rito is, it's not where you are, but where you are going. Hindi kung saan ka nagpaiwan, hindi kung nasaan ka right now, hindi dahil sa comfort zone mo. Ang tanong, yung saan ka pupunta? Kung saan ka papunta after this crisis? Yun ang third point natin ngayon, last point natin. So listen to me carefully. There were a total of 600 men, trained armies, di ba? Pero ang sumama, 400 lang, naiwan yung 200. Ilan kayo nag-train ng pepsol nyo? Ilan? Ilan kayong hindi nagpatuloy? Ilan kayong hindi sumama? Out of 33.
Amen? Out of 22. Amen po ba? Tandaan ninyo, despite of green signal to their leader, despite of God's instructions to their leader to go, 200 men hindi sumama sa kanilang leader. 400 lang yung sumama. So, ano ibig sabihin dito? Ano ibig sabihin dito? Kung 400 lang ang mga taong sumama kay David at nag-forsue at nag-overtake, so 400 lang ang makaka-recover. Yung 200 hindi. Meaning, kung hindi ka sasama, maiiwan ka. Kasi pag sinabing pursue, habulin mo. Overtake, pag sinabi kasing overtake, yung sinasabi ng Bible dyan, hindi lang yan basta lalagpasan. Pag sinabing overtake, hindi ka na lumalagpas. Pag sinabing pursue, hinawakan mo sa balikat, pursue, tapos inakbayan mo, isinabaw mo pabalik. Yun po yung sinasabi ng overtake dyan. Hindi lang basta inovertakean niya, isinama niya pabalik. Tama, yun po yung meaning ng overtake na sinasabi niya sa Bible na sa verse na yan, okay? So, hindi ko nahahabaan yan, no? Kasi po, mahaba na tayo, late na, amen? So, gusto ko po sabihin sa inyo, yun po yung meaning nun. Pero, tandaan niyo po, may pandemic man o wala, it's not over until it's over. Hindi pa tapos ang laban mo, yung calling ni Lord nasa iyo pa, tuloy-tuloy ka lang. Amen. Hindi ka pa pwedeng umatras hanggang di pa over lahat. Kung ikaw ay patay na, saka ka tumigil, pero habang buhay ka, you need to continue. Kasi one day, haharap ka sa Panginoon at tatanungin ka niya na wala ang commitment mo during this crisis, na wala yung passion mo during this crisis. Bakit? Inilagay kitang leader dyan na wala ka. So don't ever ever expect that God will recover for you. Kung mawawala ka, kung titigil ka pa, tama? So pangalawa, it's not over until you quit. Tama? Kung magkukwit ka, titigil ka, doon pala tayo titigil. It's not over until you say, I quit. You cannot live through this crisis when you say, I quit. Tama? So pa, ibig sabihin, hindi mo kayang i-lead. Hindi mo kayang mag-lead. Hindi mo kayang maging leader during the crisis. But I will tell you, this is not the right time to quit. Hindi po ito yung right time to quit. Dapat po maging matatag tayo. Because you need to pursue, you need to overtake for God to recover everything na nawala sa'yo. Tandaan niyo po, kapag naka-recover ka, kung hindi ka titigil, kung hindi ka magpo-quit, si Lord i-recover sa'yo. At maniwala ka, mas malaki ang ipapalit niya sa lahat na nawala sa'yo. Magugulat ka na lang. Kasi mas malaki, mas madami, ang ipapalit niya at ibabalik niya sa'yo. Bakit? Kasi bibigyan ka ni Lord ng ipon. Yung pinag-usapan natin kanina. Ano ibig sabihin? Bibigyan ka niya ng wisdom, bibigyan ka niya ng instructions, bibigyan ka niya ng understanding. Like what David did. Tama? Dahil binigyan si Lord, ni Lord si David ng instruction. So, bagong strategy, bagong sistema for you to grow. Tama po ba? That you will do as a leader. Dapat po ganon. Okay? So can I call Sister Greta to pray, to back up me rito? Listen to me carefully. Ito po. The Lord Jesus Christ is very clear. Okay? Tandaan nyo ha. The Lord Jesus Christ is very clear to what He wanted us to do in this church. Meron siyang malaking plano sa simbahang ito eh. Ngayon, kung titigil ka at mawawala ka during this crisis, God will not able to recover everything na nawala sa'yo. So, during this crisis, as a good leader, you need to inquire of the Lord. You need to talk to Him. You need to strengthen Him at yourself. At yun po yung ginagawa natin. The Lord has prepared us in advance for this church. Because we are talking to Him. We're asking the Lord to lead us every time. We're asking the Lord to we are inquiring the Lord kung anong gagawin natin. At ang Panginoon po, napakabait. Sobrang buti ng Panginoon sa buhay natin. Why? Because the Lord is very clear in our vision to continue for the Great Commission. Actually, nandahan na tayo ni Lord eh. No? He already pursued eh. He already overtake. Tama po ba? Yung recovering all, believe me, pag tayo bumalik sa venue, makikita mo yung recovering all. Bakit?
Kasi kung nawala ang musician mo, bibigyan ka pa niya ng mas magaling. Kung nawala yung dancers mo, bibigyan ka pa niya ng magaling. Kung nawala yung worship team mo, bibigyan ka pa niya ng magaling. Kung nawala yung ushers mo, bibigyan ka pa niya ng magaling. Kung nawala yung mga tao sa church, bibigyan ka pa niya ng marami. Amen. At kung nawala yung mga leader mo, magbibuild siya ng maraming leader sa church. Amen. Yan yung sinasabi ko po, because si Lord, inunahan niya na tayo. Amen? Sinecure niya na ang LRC, ang local church. Kaya pong gusto kong sabihin sa inyo, we will pursue, we will overtake, so that the Lord can bring us everything. Inunahan na tayo ni Lord. At sasabihin ko pa sa inyo, napakabuti ng Panginoon. Remember this, ano sabi ko rito? God will give you the opportunity, but it's up to you to take responsibility. We are very responsible sa ginagawa natin. How about you? Are you responsible to what the Lord has given you? Alam niyo po, as your spiritual leader, ito lang po nasasabi ko sa inyo lahat. Once and for all, pakinggan niyo po ang sabi ko. Leading through crisis. Kung sino lang yung magli-lead through this crisis. Kung sino lang yung magpapatuloy sa inyo during this crisis. Tanda niyo po, sila lang ang magkakaroon ng pagkakataon na i-recover lahat ni Lord yung mga nawala sa buhay nila. Sila lang po. Kasi kung susuko ka, kung hindi ka magpapatuloy during this crisis, tanda mo, what I said earlier, this is just a testing for you and me. How we will pursue and overtake so that He can recover all sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Tanda niyo po, hindi ako prophet. Pero kung hindi ka man lalamig, ako na magpo-prophesy sa'yo. Ibabalik ni Lord ang lahat ng nawala sa'yo. Amen. Amen. Bakit? Alam niyo kung bakit? Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin is walang katulad. Nag-iisa lang yan. Tandaan niyo po, nag-iisa lang ang Diyos na ating pinagsisilbihan. Wala po siyang katulad. Amen? So ang tanong ko, are you ready to pursue? Tama? Tanong ko, are you ready to pursue? Amen? Are you ready to overtake? Amen. Yan po yung mga tanong na gusto kong tandaan mo. If you are ready to pursue during this crisis, if you are ready to overtake during this crisis, if you are ready to lead during this crisis, ang isang Diyos na walang katulad, i-recover everything sa'yo. Amen. Amen? Dahil sa yung Diyos na walang katulad. I would like to invite everyone to please, let's worship the Lord right now. Kasi ang Diyos po, napakabait sa buhay natin. Ang Diyos po is nag-iisa lang na every time na may hingin tayo sa Kanya, hindi niya tayo matanggihan. Siya yung Diyos na magbabalik ng lahat ng nawala sa'yo during this crisis. I want you to sing with me. I want you to sing with me. Thank you, Lord. Thank you, Father. Awitin ko ba lahat ng awit sa mundo? Di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailan.
Lord God. Salamat po sa inyong salita na aming narinig. Salamat po, Panginoon, at tunay, Lord, na ipinakita niyo sa amin na kami pong mga itinalagaan niyo, mga leader ng simbahan, Panginoon, na kami pong itinalagaan niyo para po manguna sa gawain ito, Lord God, na kung hindi lang kami titigil at kung magpapatuloy lang kami, Panginoon, hindi kami susuko. Patuloy kami magpupursue. Patuloy kami mag-overtake. Sinabi niyo sa inyong salita that you will recover everything for us. Na ibabalik niyo lahat ang mga nawala. Nawalan kami ng trabaho, nawalan kami ng sweldo, nawalan ang ipon namin, maaaring nawala ang family namin, maaaring nawala ang lahat sa amin, Panginoon. Pero hindi ito magiging dahilan, Lord, para tumigil kami sa pagsisilbi namin sa inyo. Because we believe, Lord God, in our heart, that you have called us for a purpose. Kaya po, salamat, Lord God, na tinuruan nyo kami mag-lead during this crisis. Na bagaman, Panginoon, sa oras na to, Lord God, lahat po kami dumadaan sa crisis. But because of this message, Lord, we need to strengthen ourselves unto you. We need to talk to ourselves. We need to bind ourselves to you, Lord God. And we need to ask for instructions, for understanding and wisdom that only comes from you. For us to be able, Lord God, to continue to lead even this in crisis. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. We thank you, Lord, for your word. Nag-iisa ka, Panginoon, wala kang katulad. At maraming salamat po sa inyo. Sa inyo rin, Banal na Espiritu, na patuloy na nagbibigay ng karunungan sa amin lahat. I pray, Lord God, na sa lahat po ng mga taong nakikinig right now, bigyan niyo kami ng puso na magpatuloy. Bigyan niyo kami ng puso, Panginoon, na magpatuloy na magsilbi sa inyo. At sa pamamagitan ng mensaheng ito sa umagang ito, Lord, may apply namin to sa buhay namin simula ngayon hanggang sa muli yung pagbabalik. We thank you, Lord. We bless your name. We glorify your name. We declare na wala kang katulad, Panginoon. Amen. Salamat po. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. At lahat ang magsasabi ng Amen. Amen and Amen. Wow! Palagpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Come on, everybody! Kay Jesus Center! Woo! Ayan, sa buhay po ni Sister Beta, palakpakan na po natin. Ayan. At sa mga buhay po ng ginagamit ni Lord dito, sa ating pong mga cameraman, sa ating mga YouTube downloader, sa ating pong technical team, na po, sila Brother Andre, sila Brother Mike, si Gab, si Christina, ang ating worship team. Ayan, palakpakan po natin lahat. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So, bago nito, maraming salamat sa inyo. And before we close, before we do our victory song, receive this, everyone. Let the love of the Father, the peace from the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. 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 Sige po. Woo. Amen. Our living God. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for today, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa aming pastor, Lord God, na ginamit niyo may umaga nito, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you for your word, for your presence. Hallelujah. Hallelujah. We are all clean, and we're all clean in the name of Jesus. Hallelujah.
Jesus.